Ngayon ang Panginoon, magandang araw po sa inyong makatanglaw. Ito ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayong araw pong ito ay kalimang linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At ang ating mabuting balita ay hanguin po natin mula kay San Juan, Kabanata 14, mga talata 1 hanggang 12. Tatlo ang mensahe sa atin ng ating mabuting balita ngayong araw na ito. Una, huwag tayong mabagabag sapagkat ang naniniwala sa Ama at ang naniniwala kay Kristo ay walang dapat ikabagabag, walang dapat ikatakot sapagkat sinabi nga na meron naman tayong patutunguhan pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito. At ito ay walang iba kung hindi ang kaharian ng Diyos at ang bawat isa sa atin ay mayroong puwang sa kanyang kaharian. Pangalawa, ang sinabi ni Jesus sa ating mabuting balita, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sapagkat ang lahat ng mga tao ay nagtatanong, ano ba ang katotohanan? Paano ba namin malalaman ang daan patungo sa kaharian ng Diyos? At saan ba natin matatagpuan ang lahat ng ito? At sinabi ni Jesus, ako ang buhay, ang daan at ang katotohanan. Pangatlo, ang mabuting balita ay pinapaalala sa atin na ang Ama at ang Anak ay iisa sapagkat sabi ni Jesus, ang nakakakita sa Anak at tumatanggap sa Anak ay nakakakita at tumatanggap din naman sa Ama. Mga kapatid, itong mensahe ng ating mabuting balita ngayong araw na ito ay tunay namang magpapaalala sa atin na ang ating pananampalataya ay mayroong dalang pag-asa. Ang ating pananampalataya ay isang pananampalataya na magbibigay sa atin ng tunay na kahulugan ng buhay natin. Bakit po? Sapagkat unang-una, ito yung papawi sa lahat ng ating mga takot, agam-agam o pagkabagabag sa buhay natin na ito. Dahil nga sa dinami-dami ng ating pinagdaraanan sa buhay na ito, nagtataka pa tayo o nagtatanong tayo kung minsan, may katapusan ba ang lahat ng ito? Saan ba patungo ang buhay natin na ito? Pagkatapos ng lahat ng hirap na ito, ano bang mapapalako sa buhay na ito? Sinasabi ni Jesus, may langit, may tahanan na naghihintay para sa ating lahat. At pangalawa, paano naman tayo makakarating doon? We are given the assurance by Jesus himself na ang sumusunod sa kanya ay makakatagpo ng landas patungo sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At bakit natin ma-assure tayo na hindi tayo maliligaw sa ating pagsunod kay Jesus? Sapagkat nandun din naman yung katotohanan ng Anak at ang Ama ay iisa. Kaya nga po, sa ating ikalimang linggong ito, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos, pinapaalala sa atin na we are on the right religion. We are on the true religion. We are on the right track. At kung susundin lamang natin ang ipinag-uutos sa atin ng ating Panginoong Diyos, kung susundan lamang natin ang mga yapak ni Jesus, kung tatanggapin lamang natin ang kanyang mga aral sa buhay natin, sigurado ako, hindi tayo mapapahamak, wala tayong dapat ikatakot, at higit sa lahat, nakasisigurado tayo na mayroong patutunguhan. Our life will not be in vain and our faith will be fruitful and it will bring us to the eternal life na siya namang inaasahan nating lahat. Kaya nga po, sa ikalimang linggong ito, nakakatakot, matatapos pa ba ang isikyong ito, natatakot tayo, may gamot na ba para sa COVID-19 na ito? Well, ang lahat ng ito ay concern nating lahat. Pero sabi nga po, sa mga bagay na wala tayong magagawa, let us entrust this to the Lord. For He is our God, He is the truth, the light, and the way towards the kingdom of God, and He and the Father is one then. What can we ask for? Mayroong kasiguraduhan sa ating pananampalataya na magpapaalala sa atin, our faith will lead us to true happiness in life. Amen.